I love dim sum. Pwede ko yung kainin at any time of the day. Breakfast, lunch, merienda, dinner, midnight snack. Ikaw, ano ba ang favorite mong dim sum? Ako po, chicken feet. Diba, napaka-flavorful. And kapag kinakain mo, natutunaw sa bibig when it's properly cooked. So today, ituturo ko sa inyo ang secrets on how to prepare a bonggang-bonggang chicken feet! Of course, pag bonggang-bongga ang isang pagkain, medyo magdadaan ka sa konting trabaho. Pero ito sa totoo lang, hindi konti. But I promise you, it's all worth it. First, you have to prepare your chicken feet. Ganito ang proseso. Pin-repair ko na yan kanina dahil gusto ko mas fresh ako ngayon. Okay, so the first step, ito yung napaka-importante. So, bumili kami ng chicken feet from the grocery store. You have to triple wash it and may kukupa po yan. So, gugupitin mo isa-isa, tsatsagain mo talaga. And then, after you do that, huhugasan mo gamit ang mainit na tubig. Ayan, so buhusan mo ng mainit na tubig yan, fresh boiled water. And buhusan mo din ng konting suka. You just rinse it like that. Ginagawa natin to para matanggal yung natitirang lansa. And then, salain mo lang and then you're ready. So, eto na yon. Eto na yung nasala and hinugasan natin ng maraming beses. Hinugasan sa mainit na tubig na may suka. Here, nagpapainit na ako ng mantika. Ang chicken feet, sa totoo lang, very affordable yan. Mura lang talaga ang chicken feet. It is the process that makes it really special. So, I have here a very hot oil. Papainitin mo yan. It has to be very, very hot. You can use used oil. Nagprito ka ng fried chicken, nagprito ka ng pork chop, pwede naman yon. So, used oil po itong ginagamit ko dito. And para mo lang siyang gagawing banana cue. I have here my chicken feet. I'm going to put it into my bowl. Just like that. Paunti-unti lang. And then I have here white sugar. Itotos mo yung white sugar. Around 2 to 3 tablespoons of white sugar dito sa mga 15 pieces na chicken feet. And then, ilalagay mo lang yan sa napakainit na mantika. You just have to be very careful. Ito yung medyo nakakatakot na part. Okay? Kasi mamimilansik. Okay, lalayo na ako. Lumayo, natakot. Just make sure na yung mantika mo is mga 1/3 lang. Kasi otherwise, aapaw. When we were testing this recipe, naapawan kami. Ipiprito mo lang yan dyan until it becomes golden. Just around 2 minutes. Ganun lang kabilis. 2 minuto ka lang magpiprito. You're not going to fry it thoroughly. Wala pa tayo sa exciting... Hindi pala. Ito ang exciting part. Pero nagsisimula pa lang po tayo sa proseso ng pagluluto ng chicken feet. Ang aking mahiwagang chopsticks. Kailangan po maging golden. So, kulang pa. Habang hinihintay ko maging golden yan, mix ulit ako ng isa pa. Okay, so ayan, nagiging reddish brown na. Parang copper ang ating chicken feet. Lumalayo ako kasi po may pagka-traidor. So, hanguin. Lagay mo dyan. And, hihintayin kong uminit ulit ng todo yung mantika ko bago ko ilagay itong inasukalan kong chicken feet. So, if you are wondering, bakit ba natin kailangan pang iprito? Ba't hindi na lang idiretsong
palambutin yung chicken feet na yan. The reason is, ina-expand muna natin yung kanyang balat. No? Yung collagen, di ba? Kaya tayo mahilig dyan dahil nakakabata daw. Oh my gosh! So, kain pa more ng chicken feet. Ina-expand natin siya para pag yung finished product, makikita mo, di ba, yung parang lumalaki yung chicken feet. Yung balat niya is kumukulubot. Kaya natin siya piniprito. And kaya may asukal, of course, that also adds to the flavor, to the color, and tumutulong din siya dun sa pag-expand ng chicken feet. So, painitin ang mantika. Kailangan kasi mainit na mainit yung mantika. Maghihintay ako ng konti. Ito yan, oh. So, halimbawa, mamaya mo pa ipapalambutin yan, okay lang. Iwan mo lang yan dyan na ganyan. Eto, tingnan ko kung pwede ko ng isa lang, this other batch. And lalayo tayo. Literal pong lumayo ako. Diba? Grabing trabaho nitong chicken feet na to. Kaya naman talaga sa Chinese restaurant, 3 piraso, 120 pesos. Okay. So ito, pwede ko nang hanguin. Nakita mo, naging parang banana yun na siya. Mas maganda tong second batch ko kasi mas mainit yung mantika. See, mas mainit siya kaya mas mabilis nag-caramelize. Diba, that's the term eh. Parang binabanana cue natin. Or chicken feet cue. Okay? Wait na mga 1 minute para uminit ng todo tong mantikan to. And then, itutuloy-tuloy ko lang ang pagpiprito nito. And then, mamaya, lulutuin na natin siya into this delicious chicken feet. Eto na yan. O, diba? Eto na. Kasi gusto ko pagka sa main video, medyo mas malinis dito. So, nilinis namin ang mesa. And yung mga nagtalsikang mantika sa akin, medyo nilinis ko din. So, you have 2 options kung paano mo lulutuin to. You can use a pressure cooker or you can slow cook it. Pag sa pressure cooker, just to give you an idea, 30 minutes malambot na yung chicken feet. If it's slow cooked, mga isang oras. So, hindi din ganong katagal. And I'm going to show you all the ingredients. Pagsasama-samahin mo lang sa pressure cooker, and then that's it. So first, I have here water. Lalagyan ko ng tubig yung pressure cooker ko. Bubuksan ko na yung apoy actually para hindi na ako kailangan maghintay pa ng pagkatagal-tagal mamaya. I'm just going to put water, just around a liter of water or mga 1/4 ng pressure cooker mo. Ayan o. Ng capacity ng pressure cooker. And then I'm going to put the rest of the ingredients. I have here minced garlic. Onions. Finely chopped onions. This is finely chopped sili. Now, ayaw ko nang maanghang sa chicken feet ko. Gusto ko yung mas nangingibabaw yung tamis. Pwede mong bawasan yung sili or pwede mo din tanggalin yung sili. But me personally, I like it spicy, di ba? Kasi especially pampulutan, pang midnight snack mo, pag breakfast, yung gising na gising ka sa anghang. So this is sili and I'm including the seeds para talagang sumisipa ang anghang. And this is tomato paste. The tomato paste will give this the nice reddish color. So, lagay mo yung tomato paste mo. And you can also put grated ginger. Lagay ka lang, yan, mga one teaspoon. This is just here to remove the excess lansa of the chicken feet. Pero kasi yung ginawa nating preparation dyan, hinugasan natin yan in hot water with vinegar, tapos pinrito natin, tanggal na yung lansa niyan. Hindi kasi talaga naiiwasan yun na medyo may konting lansa. Pero you can put ginger, mga 1 to 2 teaspoons of grated ginger. And then you just put a splash of soy sauce.
oyster sauce. Alug-alugin mo muna yung oyster sauce mo. Ilalagay ko na lahat to. And babantuan ko din po ng tubig. Nako, babantuan ko ng tubig to. Aya, aalugan ko ng tubig. Kailangan, simutin mo yan. Diba? Binibili yan. Sine-check out natin sa supermarket yan. So, lahat ng content niyan, oh, diba? Alugin mo. And you put it there. Para simot na simot. Oh, tapos ito, pag ni-recycle mo, linis na. And then, I'm going to put, this is my secret ingredient dito sa aking chicken feet, inspired by a very delicious chicken feet na natikman ko sa Hong Kong. My gosh, kakaiba talaga pag nilagyan mo. I'm going to put 2 cans of my favorite Jolly Salted Black Beans. Ayan, buksan natin ang lata. Okay. And I'm going to include the sabaw because this will give it the added saltiness. O, di ba makikita mo, siksik at buo ang laman. Bonggam-bongga, o. Oh. As you can see, siksik na siksik at buo ang laman. Yan ang Jolly Love. You can see it, you can feel it. Buhos dyan. Sa panglata. Okay, now, hahalu-haluin ko muna yan. And titikman ko, I'm going to add sugar also. Titikman mo muna yan bago mo ilagay yung chicken feet at bago mo palambutin. I have here brown sugar. Buhos-buhos ka lang. Yan ko muna ng mga 1/4 cup. Kasi remember, yung chicken mo matamis na din yan. Remember, chicken feet cue natin yan kanina. Titikman ko ito. Oh, yung sarap. Pero kulang sa tamis. Kulang siya sa tamis. Parang nakukulangan ako sa tomato paste. Ayan. So, dagdagan natin ng tomato paste. Lagay ko na lahat. Diba? Para hindi masayang. Perfect. So, once nakuha mo na yung gusto mong flavor, konti pang asukal, ilagay mo na yung chicken feet mo. So, eto yung chicken feet na ating pinalambo, pinrito pala kanina, na milamilansik. Ayan, lagay mo na dyan. Ay, ayan, tumatakas. Ang chicken feet, may nunal. Gusto maggala. Okay. Yung sabaw na nandyan sa pan, aba, ibuhos mo yan. Sarap yan. So, depending on the size of your pressure cooker or ng lutuan mo, you might need to add more water. Kasi ayaw mo na matuyuan yung ilalim ng pressure cooker mo. Mahirap pong maglinis nun. And also, there's the danger na maglalasang sunog or toasted. Okay. How do you know if you need to add more water? Or kung okay na yung tubig mo, kailangan yung chicken feet po ay talagang nakalubog. Submerged in liquid. So kapag hindi pa siya lubog, dagdagan mo lang ng konti pang tubig. Ayan, hanggang yung level lang niya, ayan no, parang nagbabathab lang sila. Hindi naman lubog na lubog, but submerged. Eh, parang pareho lang yun. Ano ba pinagsasasabi ko? Basta ganyang lubog. Ayan, see? And then, papakuluan na natin yan. Ayan, nagsisimmer na siya. Now, what I'm going to do is, I'm going to cover it now. Ay! I'm going to cover it. Okay? And, hihintayin mong may lumabas na konting steam.
Pag lumabas yung steam na yon, pwede mo nang simulan yung 30-minute na timer. So, hihintayin natin. O, diba? Kahihintay kong lumabas yung steam na kapag kape ko. Ayan, pag nakikita mong may mga steam na dyan, you can start the 30-minute timer. It means na nakulong na yung pressure sa loob and kumukulo na yan. So, balikan natin to after 30 minutes. Okay, so after 30 minutes ng pagpapalambot sa pressure cooker, ayan, tinanggal ko na yung pressure. Diba? Ayaw ko ipakita sa inyo yung pressure. O, ayan na yan. Look. So, as you can see, obviously, malambot na yung ating chicken feet. Ang gagawin ko ngayon, ayaw ko siyang i-thoroughly cook dito sa pressure cooker kasi when I tested it once in a pressure cooker, natuyot yung ilalim na sunog. So what I'm going to do, ililipat ko siya dito sa isa pang lutuan natin. Chicken feet muna yung ililipat ko. And then, yung ating sauce, ire-reduce ko dito sa pressure cooker hanggang lumapot. My God, ang dami kong kakainin, chicken feet. Favorite na favorite ko to. Okay. Tung natira mong sauce, you're going to reduce this until it becomes thick. And let's give it a final taste test. Kasi pwede pa natin kung kulang sa tamis, kulang sa anghang. Oh my God. Oh, parang hindi siya yun, di ba? Normally, dim sum, ina-appetizer mo. This one, parang sarap iulam. Lagyan ko lang ng konti pang oyster sauce. Ay, ayan, namilansik na. Kaloka. Itong chicken feet kasi natin, ayan, malambot na siya. So, itong sauce na lang ang palalaputin natin. Kung okay naman sa yung ganito na yung sauce, aba, edi wag mo nang palaputin. Alam mo yung gusto ko pang idagdag dito. I want to put more salted black beans. Lagyan ko pa ng isa. Para mas maganda yung texture. O, diba? Ang pagluluto is very forgiving. You can give and take. You can put more as you wish. Tikman. This is perfect. Okay, let's reduce this. And balikan natin pag malapot na. Okay! I'm doing some finishing touches here. Gusto ko na yung texture ng sauce. Oh my gosh! Ang sarap! And then lastly, I'm going to put my favorite jolly whole mushrooms. Ayan. Tatanggalan ko lang ng water. Ayan, let's put it there. You can also put slice, pero kasi nung tinetest ko, mas nataypan ko yung whole pag nilagay mo. Para, diba, yung pag medyo naumay ka ng konti dun sa chicken feet, meron kang mushrooms. And perfect to pang ulam. Yeah, so let's open this. Bongga to, because of course, when you add our favorite jolly mushrooms, mas nagiging masarap at masustansya ang ating mga lutuin. And I'm also going to give it a good splash of sesame oil. And then, ibubuhos ko na to dito sa aking chicken feet. And I'm going to give it one last simmer. Saglit lang. Kasi ayaw ko namang malabog yung chicken feet ko na parang nadudurog na. So let's give this one last simmer. Mabilis lang.
5 minutes. Di ba? Parang isang barangay ang pakakainin ko dito ng chicken feet. Okay, now let's try this. Tikman na natin. My gosh, mukhang ang init-init. Ito, may naka-ready na akong pinggan dito. Look at that. Isn't it bongga? It is. It is super bongga. Teka, mukhang ang init-init. Yung sauce muna. Actually, kanina ko pa tinitikman yan. Now, the chicken feet. Ang lambot, my gosh. Ay, naku, ang sarap. Actually, wala akong masyadong niluluwang buto kasi super lambot po. As in yung mga maliliit na buto, pag kinagat mo, natutunaw. So talagang this is worth the hard work. Yung nagprito-prito ka, naghugas ka, pinalumbot mo na matagal, nireduce mo. And mahaba po ang buhay nito, ha? Pwedeng-pwede mo tong ilagay sa mga containers, put it in the freezer for your dim sum business kasama nung ginawa nating siomay. Tinatawag ako ng mushroom. Parang gusto kong tawagin yung kanin. Ang sarap po. Oh my God. Last. Oh my God. What are you waiting for? Gumawa ka na nitong super bonggang chicken feet and I'm going to see you all soonest.